pag-iwanag sa paghintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin yun rin. Mga kapatid, nasa wibis tayo ng unang linggo ng Adviento. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob ng Basilica Minor at Pamasang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, nasabi ni Propita Isaiah ang pangako ng Diyos na siya ang matatag na muog na magbigay ng kagalingan at kaligtasan sa bayan niyang Israel. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tayo pinalahanan ng ating Panginoon na hindi ang lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay siya makapasok sa karya ng Diyos, bagkos yung mga nakinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay nito. Kuminsan sa buhay natin, hindi natin isinasabuhay ang ating panampalataya at dahil sa ating pagkukulang at karupukan, tayo nagkasala kaya dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang inahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na ito'y ganito ang aawitin sa Judea. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayo lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod, mang matatag, ay ibinabagsak. Pati puog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpala ng dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting dihamak
na doon sa poon, magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit nga ang mabuting ang pagtitiwala sa poong ibigay kaysa sa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoong papupurihan, ito yung pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pinmabayaang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw, o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako'y pinagpatagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayan sa layunit hangad. Ang pamarito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hanapin ang poong mahal, siya ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng unang linggo ng Adbiyento. Adbiyento ibig sabihin pagdatal o pagdating ng Panginoon. At ang ating tema sa buong linggo ay pag-asa. At ito ang pag-asa ng mga propita sa katuparan ng pangako ng Diyos. Pero bawat araw ay mayroon po tayong mga tema. At ang tema ngayon ay tinatawag na matibay na pundasyon. Sa atin pong
Ebanghelyo ngayon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Capitulo 7, verso 21 at verso 24 hanggang 27, ay sinasabi na ang matibay na pundasyon ay iyong nakikinig sa salita ng Diyos, isinasabuhay nito parang isang taong marunong na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At ang matibay na pundasyon, ayon pa sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 26, 1 hanggang 6, ay yung katuparan ng pangako ng Diyos na magtayo siya ng matatag na lungsod ng Zion, o ang lungsod ng Zion ay Jerusalem, at ang lahat ay makapasok na sapagkat bukas ang kanyang pintuan sa lahat ng mga matuwid, sapagkat pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. At sino po yung mapalad na dumarating? Walang imba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Balik tayo sa tema natin na matatag na pundasyon. Kung tingnan po natin sa buong Biblia, 83 ang pagkasulat ng matatag na pundasyon. Mayroon pong iba't ibang mga salita ginagamit sa Hebreo, gaya ng yasad. Pero dito sa ating Ebanghelyo, sa Koinoko na Grigo, ang pagkasulat po ay dinatusedrema. Ibig sabihin, yung matatag na pundasyon na ang isang bahay ay nakatayo sa isang bato o matatag na pundasyon o matibay na pundasyon. Sa salitang Hebreo, ang matibay na pundasyon o matatag na pundasyon ay yasad o kasakirin. Kasakirin, ang ibig sabihin dito, una sa lahat, maging matibay sa pananalig, at ang maging matibay sa pananalig ay una sa lahat naugnay sa Diyos dahil tumatalima sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang pagiging matibay ay ang pagtalima sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsabuhay o pagsunod ng kautusan. At ang kautusan, ito po yung tradisyon na tinatawag na Torah. At ang Torah ay nakasulat po sa limang aklat ni Moises na yan, naroon sa aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. At ito yung aklat, mga aklat na kung saan sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomy Kapitulo 5 makikita yung tinatawag na mga kautusan na dapat isabuhay upang ang pangako ng Diyos na pinagtibay ng kanilang tipan ay magpapatatag sa bayan ng Israel. Kapag hindi nila sinusunod ang kanilang tipan sa Panginoon Diyos na si Yahweh, sila ay maging mahina, sila ay mawasak. At dahil hindi nga sila sinusunod, ilang beses sila pinahirapan at nawasak din na bayan at nagkahati-hati. At sila'y nagiging bihag sa iba't ibang bansa. Kaya ang ating Ebanghelyo ngayon, una sa lahat, ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 at versikulo 24 hanggang 27, ay siyang mensahe hindi lang sa bayan ng Israel na nagiging marupok, nagkawatak-watak sila, nawasak ang kanilang pagiging bayang hinirang ng Diyos dahil hindi sila tumatalima ng kalooban ng Diyos. Kaya ang unang turo ng ating Panginoon, sinasabi niya, hindi lahat ang tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ang papasok sa kariyan ng Diyos, kundi yaon lamang
sumusunod sa kaluuban ng aking Amang nasa langit. At ano po yung kaluuban ng Ama nasa langit? Hindi lang po ang pagsunod sa talisyon ng tinatawag na talisyon ng kautusan na Torah. Hindi rin lang ang pagsunod sa mga turo ng propita na tinatawag na Nebiim. Hindi rin ang mga pagsabuhay ng mga itinuturo ng mga aklat ng karunungan na tinatawag na Kitubim. Ang tunay na pagsabuhay nito ay ang pagtanggap, una sa lahat, sa ating Panginoong Hesus na siya yung Mesiyas. Pangalawa, ang pagtanggap ng kanyang itinuturo na mabuting balita o ebanghelyo tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Pangatlo, ang pagsabuhay nito sa buhay ng bawat tao kung anong tinuturo niya. At ito yung pagkaroon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya. Kapag ka mayroon na pong matibay na pundasyon sa pananampalataya, ito yung tinatawag ng mga Hudyo na imunakasaka. Ibig sabihin, imunakasaka ang pananalig na matibay na sa Koine Griyo naman ay sinasabi, eskerepisti, na ito yung pananampalataya o pananalig na naging matibay sapagkat una sa lahat, nakikinig sa salita ng Diyos. Dito sa ating banal na misa, ang unang bahagi po ay tinatawag na liturhiya ng salita. At ito yung salita ng Diyos. Nakinig ba tayo sa binabasa ng mga salita ng Diyos? Unang pagbasa, Salmo Responsorio at ngayon Ebanghelyo. At sa pagkinig natin, atin ba itong pinagnilay-nilayan, ninanamnam at isinasapuso natin ang tunay na mensahe upang ang mensahe ng Ebanghelyo, mensahe ng mga salita ng Diyos na unang pagbasa at Salmo ay siyang dala-dala natin na mensahe para sa buong araw upang 24 oras tayo na naugnay ng malaliman sa Diyos at dahil dito tayo naging matatag o matibay sa ating pananalig sa Diyos. Yun yung nagtayo, gaya ng isang tao, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero kapag ka hindi, nagpunta lang tayo dito dahil mayroon tayong hilingin at dinudulog sa Panginoon, bahala na yung mga salita ng Diyos, hindi po naging matatag ang ating pananalig sa Diyos. Ang importante, nakinig. Pangalawa, isinasapuso ang napakinggan. Pangatlo, isinasabuhay ang itinuturo o mensahe na mula sa salita ng Diyos. Sa pangalawang bahagi naman ng ating banal na misa, magkaroon tayo ng komunyon, pakinabang. At ano po yung pakinabang? Tinatanggap natin ang katawan ng ating Panginoon dahil atin na pong napagnilay-nilayan at isinasapuso at handa nating isabuhay ang kanyang mensahe. Kaya ang ating pagtanggap sa katawan ni Kristo ay pagtanggap sa kanyang salita at ang pagtanggap sa kanya na siyang tunay na Panginoon na pumapanginoon sa ating mga puso. Siya ang maging sentro ng ating buhay. Siya ang saysay at kabuluhan ng buhay. Siya ang ating liwanag sa panahon ng karimlan ng ating buhay. Siya ang ating lakas sa panahon ng ating kahinaan. Siya ang ating gabay sa panahon na tayo nalilito. Siya ang ating tunguhin upang ating makamtan ang lahat ng isam-asam sa buhay. Siya ang ating tagapagligtas na dapat sasagip sa atin. Siya ang lahat-lahat sa atin. At wala ng iba sapagkat kung mayroon pang iba na pumapasok sa ating mga puso't isipan, hindi na po maging matatag ang ating pananalig sa Diyos. O lahat po ng may mga pananalig na matibay sa ating Panginoon, pumalakpak ng malakas upang tayo nagpahayag na matibay ang ating pananalig sa Kanya at handa po tayong isabuhay ang Kanyang salita at sa pagsabuhay nito, lalo pang lumalalim ang ating
pananalig sa Kanya. At dahil malalim ang ating pananalig sa Kanya, naging maalab ang ating pag-ibig sa Kanya. Naging taimtim ang ating panalangin sa Kanya. Naging marugdog ang ating panampalataya sa Kanya. Upang ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Siya ang ating kabuluhan at saysay. At siya ay Panginoon ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagtiwalang ipagkaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangailangan. Buksan mong aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito, sumita ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming ando ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin niya patido pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot na ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga pangrihan, tunay na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikanihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magninining at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kahit isa namang elsi siya awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasumitan yung Espiritu ng banal na makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, galing na ito sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at islat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at hugang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang no, kami katawan ni Kristo pa sa buhay na. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halina, Jesus, aming mananakop, tusan ang iyong bayang mas tatabot-abot sa pag-ibig. Sana't katarung ay kapos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, awa mo't biyaya sa aming abot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, kami iyong bayang bigyang lakas loob. Naghihintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, awa mo't biyaya sa aming paabot. Pag-ibig kang tunay, katarungang lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, kami iyong bayang bigyang lakas loob. Inihintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service ngayon, December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office
Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklets. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Mapakinabangan naman namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapananigan ang iyong pagpapalang pang makailanman. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay manarito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform ang nakrosposting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaan kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalaan kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin away, ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mabiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ngayong araw, atin pong pagnilay-nilayan ang katibayan ng ating pananalig sa Panginoon upang ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano ay maging matibay at matatag. Kailangan natin, una sa lahat, ibigin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At pangalawa, ating ipatotoo ang ating pananalig sa pagsasaksi nito sa ating buhay. Ngayon po, ang basbas, mangyari po lang itas bagya, mga ibagay ang basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailangan ng kanan, nagsusumamo sa makamta na nila ang katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw at naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kalimpasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.